Good morning. Magandang araw, Laguna, Calabarzon, Luzon, Visayas, Mindanao, buong mundo na nakatutok sa atin ngayon live sa pamamagitan ng Facebook pages ng Radyo DZLB at ng Bidani Network Program. Narito po muli tayo sa ating programang hatid ay kaalaman at impormasyong pangnutrisyon dahil nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Ito ang Bidani Nutri Live. Hatid po sa inyo ng Barangay Integrated Development Approach for Nutrition Improvement Program ng Institute of Human Nutrition and Food, College of Human Ecology, University of the Philippines, Los Baños. Good morning! Ang inyong lingkod, Gen Garma po, Development Committee Communication Operations Coordinator ng Bidani Network Program. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga taga-subaybay para sa ating episode 2. O, diba? Nakaraos tayo sa ating introductory broadcast at ngayong araw ay sisimulan na po natin ang ating mga broadcast lessons para po sa ating mga NutriLive enrollees. O, diba? Exciting po ng ating healthy diets. Ano nga ba ito? At ano ang dapat natin gawin para masunod natin ang healthy diets? Ngunit bago po yan, ano, ay hinihikayat po namin ng mga kabidani, mga kanutri-live na ilike ang Facebook page ng Radyo DZLB at syempre ng Bidani Network Program, no? Sa Radyo DZLB, facebook.com/radyodzlb at sa Bidani naman, facebook.com/bidani.np. At ngayon, tungayan po natin muna, balikan natin yung ating episodes. Tunghayan po natin yung ating nakaraang episode noong Lunes para lang ma-recap tayo kung ano yung mga naging usapan natin noong Lunes. Narito na po ang ating Nutribalita. Pinagbubuntis mo ako, lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Ang iron at folic acid supplement ay para sa maayos na paglaki ko at iwas anemia mo. Mga nanay, para po sa inyo ni baby to! Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Kain kayo ng mabuti, ah! Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatibang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrition mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo! Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si Nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay Nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Inahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang Lola ko! Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni Nanay, bigla kitang narinig sa kusina! Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Ayan, ito pa rin po ang Bidani Nutri Live. Nako, mukhang tayo ay natadtad ng
problema ang technical ah. This station is experiencing technical difficulties. Oh, yeah. Please stand by. Pero nakabalik na nga po tayo. At tulad nga po ng sinasabi natin kanina ay balikan natin yung ating nakaraang episode. Let's go back to the rules and regulations na ating tinalakay sa ating broadcast noong Lunes. Narito na ang ating Nutri Rewind. Alright, so ating pong balikan, no, yung ating broadcast ng Lootcast, tinalakay po natin kung ano yung magiging takbo ng ating programa na kung saan we'll be going live every Monday and Wednesday, 9 a.m. sa Radyo DZLB. At sa ating pong Nutri Live Online Nutrition School on the Air, ay magsasayang papawid po tayo ng 6 na lessons, no? At yung lesson 1 nga po ay isasayang papawid natin today. At pagkatapos po ng bawat lesson ay meron tayong Nutri Quiz, no? Syempre, para ma-testing kung meron kayong natutunan sa ating broadcast, di ba? Tapos, after naman po ng ating Nutri Quiz, di kailangan pong isumite yan, no? Ang pagsasubmit po ng ating Nutri Quiz answers ay sa pamamagitan po ng pag-message sa ating Facebook page sa Bidani, sa facebook.com/bidani.np, o hanapin nyo lamang ang Bidani Network Program sa Facebook o sa Messenger. At syempre, pagkatapos po ng ating mga live broadcast episodes, graduation naman, o diba? So, abangan naman po ninyo yung graduation natin sa December 9. Okay, so yan po. Madali ang recap lang, no, ng ating mga napag-usapan, lalo na yung rules and regulations ng ating online nutrition school on the air. And speaking of school on the air, ha, dahil nga po tayo ay paaralang panghimpapawid, check natin kung ilan ang mga enrollees natin. As of just this morning, aba, pumalo na po sa 56 ang ating enrollees. Mula po yan sa iba't ibang sulok ng bansa. Ngunit karamihan po ay mga kabidani po natin mula po sa ating mga catchment municipalities, no? Lalo na sa bayan ng Nagkarlan, ng karamihan. Pero dahil nga po tayo ay nationwide, abay kalat-kalat, no? Yung ating mga enrollees. Kaya dun sa ating 56 na mga enrollees, naka sana po ay mag-enjoy kayo sa ating inihandang season ng Nutri Live. At ngayon naman po ay may hatid tayong balitang pangkalusugan at nutrisyon. Para sa araw na ito, narito na ang Nutri Balita. At sa ating Nutri Balita po ngayong araw ng Miyerkules, kahapon po, Nobyembre 17, ipinagdiwang ng buong mundo ang World Prematurity Day, o ang araw ng mga sanggol na isinilang ng kulang sa buwan. Ayon po sa World Health Organization o WHO, ang kangaroo mother care ay makatutulong upang mapataas ang tsansa na mabuhay ang isang sanggol na ipinanganak ng kulang sa buwan. Ang mga components ng kangaroo mother care ay ang sumusunod, patuloy na skin-to-skin contact, eksklusibong pagpapasuso, at pagmamonitor ng kit o kaman sa ang at ang chikini. Para sa pagkaalaman, maaaring bisitahin ang website na yung scene.
Lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Ang iron at folic acid supplement ay para sa maayos na paglaki ko at iwas anemia mo. Mga nanay, para po sa inyo ni baby to! Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga muna ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti ah! Nung nasa tiyan mo pa po ako, lagi na tayong nagpapatibang sa health center. Dapat may dagdag tayo na halos 1 kilo kada buwan. Senyalis ito na tama ang nutrition mo. Mga nanay, dapat tama po ang timbang nyo! Adit. Kung kailan ng episode 2. Experiencing technical difficulties. Please stand by. Pero susubukan pa rin po natin na maitawid ha ang ating palatuntunan. Siyempre, para po sa ating mga kabidani na nakaabang ngayon. Na Sir Jun Ramirez. Maayong aga sa tanan. Gaba, good morning. AM to all, ang sabi. Kaniban. Pa-auto. Po, mula AM. Ay bumabati din sa atin ngayong umaga. Okay, tulad po ng ating nabanggit kanina, diets, no? At ayan, so healthy diets ang ating pag-uusapan kasama ang ating nutri expert na si Miss Maria Charina Maneha. Maya-maya po lamang magbabalik ang Bidani Nutri Live dito sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaunlaran. Pag pumupunta kami ni Nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si Nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo! Buti na lang po, nandyan kayo! Nagbabalik nga po tayo sa Bidani NutriLife, hatid sa inyo ng Radyo DZLB at ng Bidani Network Program. Bago po tayo magpunta sa ating Nutri Talakayan, iwasto po muna ang inyong mga orasan, ang Philippine Standard Time at 13 minutes makalipas ang 9 o'clock. Maga. Pag-uusapan nga po natin ang healthy diets. O diba, yan po yung at kalusugan. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng healthy diets at paano natin ay ngayong umaga sa
Nagbago na rin ako ng sound setting. Wala na akong bed. Diretsong mic na ito. Alright. Itawid. Miyerkules ay makausap po natin sa ating linya ng komunikasyon ang kasama po natin sa Bidani Network Program, kapwa po natin University Research Associate na si Miss Maria Charina Maneha. Tita Chare, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga mga taga-Nutri Live talakayan. Welcome po kayo. Alright. Alright. At kung ready na po si Tita Chare at kung ready na rin ang ating mga Kanutri Live, simulan na natin ang ating talakayan. Alright. So, Tita Chare, pag po sinabi nating healthy diets o malusog na dieta, ano po ang ibig sabihin nito? So, ayan ma. So, magandang umaga po sa ating lahat. Isi-set up ko lang po, isi-share ko lang yung ating PowerPoint. Okay, so again, sandali lang. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayan o, kitang-kita na yung ating Lesson 1, Healthy Diets. Ano ba ito at ano mga dapat gawin? Alright. Hey, so welcome po mga kabidani sa ating NutriLive Lesson 1. So ano nga ba ang healthy diet? So ano nga ba ang mga dapat natin gawin? So ito po yung ating pag-uusapan sa buong lesson na ito. Okay. So tinatanong mo again kung ano ang healthy diet. Ano nga ba ang malusog na dieta? So, ang isang malusog na dieta ay ang pagkonsumo ng mga macronutrients na may angkop na proporsyon upang suportahan ang enerhiya at yung physiological na pangangailangan ng ating katawan na walang labis na paggamit habang nagbibigay din ng sapat ng micronutrients at hydration. So, yun yung ating healthy diets. So, itatanong ninyo, ano ba yung macronutrients at saka micronutrients? So, ang macronutrients, ito po yung mga carbohydrates, proteins, and fats na nagbibigay ng enerhiya at lakas na kinakailangan ng ating katawan. Okay. So, ito po yung go, grow, and glow. At ang micronutrients naman po ay ito yung mga bitamina at mineral na kinakailangan ng ating katawan para sa normal na paglaki, development, metabolismo, at pagbuo ng ating katawan. Ayun. So, Tita Chare. Ayun. So, nabanggit niyo Tita Chare, no, ang key, no, sa malusog na dieta, dapat ang kinokonsumo natin ay yung hindi labis, no? Walang labis na paggamit. Also, nabanggitin nyo, no, yung macronutrients and micronutrients. So, yan po naman ay tatalakay natin sa isang bahagi, no, ng ating broadcast later in the season. Next week, actually, no? So, yan ay pag-uusapan pa natin next week naman na. Alright, Tita Chare, so bakit naman po mahalaga, no, na tayong mga mamamayan ay sumusunod sa isang malusog na dieta? So, mahalaga ang isang malusog na dieta kasi makakatulong ito upang maprotektahan ang tayo laban sa lahat ng uri ng mga malnutrition, pati na rin sa mga non-communicable diseases tulad ng mga diabetes, sakit sa puso, stroke at cancer. Okay. So, ang isang halimbawa nito, halimbawa mataas ang pagkonsumo ng sodium at hindi sapat ang potassium na iyong kinakain. So ito ay nag-aambag sa mataas na presyon ng dugo o yung hypertension, na kung saan ang hypertension ay mapanganib para sa sakit sa puso at sa pagkakaroon ng stroke. Alright. So, nako, napaka-importante po, no, na pahalagahan natin ang malusog na dieta dahil nga po, ayan, no, sa tumitindi na nga na mga non-communicable diseases, kailangan talaga nating i-maintain, no, ang malusog na dieta. Lalo, nakakatakot siya, na sakit sa puso, tsaka stroke. Pero,
Tita Chari, alam naman natin, no, ang daming mga factors na maaring makaapekto, no, para makasunod tayo sa malusog na dieta. Ano-ano po itong mga factors na ito? Okay, so para makaiwas din tayo sa malnutrition at sa mga non-communicable diseases, ang isa sa nakakaapekto sa ating malusog na dieta ay ang pagdami ng mga processed foods. Pangalawa ay mabilis na urbanisasyon at pagbabago sa pamumuhay ang mga dahilan kung bakit nagpapalit tayo ng dieta. Diba, pag nagpunta kayo sa supermarket, ang dami-dami niyo makikita doon ng mga processed foods na talaga namang masasarap. So, ang mga tao ngayon ay kumakain ng mas maraming mataas na enerhiya, taba, free sugar, asin, or yung tinatawag natin soju. So, marami rin mga tao ang hindi kumakain ng sapat na prutas, gulay, at iba pang mga pagkain na mataas sa fibers, katulad ng mga whole grains. So ngayon, in-encourage na talaga na kumain tayo ng mga brown rice kasi mataas ang fibers noon. Then, at ang panghuli, nakakaligtaan din natin ngayon na parte siya ng pagkakaroon ng healthy diets ay ang physical na aktibidad. So ito ay isa sa nangunguna na pandaigdigang problema o panganib sa kalusugan. Bakit? Di ba? Pwede tayong manood maghapon ng TV, iba-iba. Pwede tayong movie marathon. Di ba? Tapos yung mga games sa computer. So, nawawala na yung mga physical activities natin. So, ito ay aparte ng pagkakaroon ng isang healthy diet. So, yun yung mga ilan sa mga nakakaapekto kung bakit hindi nagkakaroon ng malusog na dieta ang mga tao. Ayun. Talagang ano po, no, Tita Chare, kahit na may mga pag-unlad, no, sa iba't ibang aspekto ng ating buhay, kailangan pa rin, no, na yung mga pag-unlad na yan, i-take into consideration ko talagang siya ba ay helpful, no, lalo sa ating kalusugan at nutrition, especially when it comes to healthy diets, ano? Alright. So, yes. Ngayon naman, Tita Chare, no, baka ang iniisip ngayon ng iba nating mga kabidani at iba nating mga ka-Nutri Live, baka naman pwedeng later ko na lang simulan yung healthy diet, yan, no? Meron po bang ano, kailan ba dapat nagsisimula ang malusog na dieta? So, para hindi yung kung kailan mo lang gusto na magkaroon ng healthy diet. So, kailangan magsimula pa lang ang malusog na dieta. Simula pa lang sa maagang buhay ng isang tao. Okay? So, kailan ba ito? Sa unang 2 taon ng buhay ng isang bata ay dapat maayos na ang nutrisyon at natataguyod na ang malusog. Para matuguyod na yung malusog na paglaki, mapabuti at mapaunlad ang kanyang kaisipan ng isang sanggol. So, kapag malusog na rin ang dieta ng isang bata, ay nababawasan din ito ang peligro ng pagkakaroon ng sobra sa timbang at o napakataba na bata at naiiwasan din yung mga non-communicable diseases sa kanyang pagtanda. So, ang dieta ng sanggol at bata ay katulad din ng sa mga matatanda. Ngunit meron tayong mga elemento na dapat natin tandaan sa pagpapakain ng ating mga sanggol. So, ang unang-una dito ay sa unang 6 na buwan ni baby, dapat ay breastfeeding lamang o yung sinasabi natin exclusive breastfeeding lamang sa unang 6 na buwan ng bata. At ang mga sanggol ay dapat na ma-breastfed ng patuloy ng 2 taong gulang o higit pa. At mula 6 na buwan, ang gatas ng ina o breast milk ay dapat mapunan na ng iba't ibang klase ng pagkain. Yung sapat, ligtas na pagkain na nakapagpapalusog sa bata.
So, meron din po tayong topic dito kung paano po tayo, paano natin mapiprepare yung pagkain ng ating pamilya na ligtas. So, at saka importante rin na pagka tayo nagpapakain ng ating mga sanggol, 6 na buwan pataas, hindi natin dapat bigyan ng asin, hindi natin dapat lagyan ng asin or asukal yung ating mga complementary foods na sinasabi. Yon. So tandaan natin, exclusive breastfeeding sa unang 6 na buwan at saka pagbibigay ng angkop o masustansyang pagkain mula 6 na buwan pataas. Ayan, nabanggit ni Tita Chare, no, yung infant and young child feeding, di ba, na exclusive breastfeeding at saka yung complementary feeding. Isa din po sa mga tatalakayin din natin yan sa ating first season ng Bidani NutriLife, yung tamang infant and young child feeding. Pakaabangan po ninyo yan, no? At babatiin lang muna natin, no, si Miss Ivy Gladys Alcantara Garcia mula sa Magdalena, Laguna. Siya po ay nagpapa-shoutout. Good morning po sa inyo. Alright, so, ngayon naman, paano nga ba natin makakamit ang isang malusog na dieta? Yan ang ating sasagutin sa ating pagbabalik. Magbabalik ang Bidani NutriLife dito lamang sa Radyo DZLB, ang tinig ng Kunlaran. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ko kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si Nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay Nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang Lola ko! At nagbabalik po ang Bidani NutriLife dito sa Radyo DZLB, ang tinig ng Kunlaran. Tayo pa rin po ay sabayang napapakinggan at napapanood sa Facebook pages ng facebook.com/radiodzlb at sa facebook.com/bidani.np. Bago po tayo magtungo, no, doon sa ating tanong kaninang nabitin tungkol sa kung paano makakamit ang isang malusog na dieta, may babalikan lang tayong punto saglit, no, pagdating dun sa pagkain ng mga chikiting. Kasi diba, Tita Chare, malamang, no, yung ating mga kabidani, nakikita nila, lalo sa mga patalastas, yung mga ready-to-eat na pagkain na para sa mga chikiting na mga nakabox o di kaya may naka-jar, no, na sinasabing ito ay ready to eat na pagkain para sa mga bata, okay lang po ba na ipakain ito sa mga chikiting? Kasi again, kung susundin natin talaga ang healthy diets, dapat ay natural o fresh na pagkain ang ating ipapakain sa ating mga anak. So katulad na nabanggit kanina, kailangan natin na iwasan ang mga processed food. So mas maganda fresh o natural na pagkain na ibigay natin sa ating mga sanggol. Ayun, tandaan po ninyo, ha, dapat fresh foods ang binibigay natin sa ating mga chikiting. Alright? So, eto na nga, ang pinakaaabangan, panigurado ng ating mga kabidani, yung mga praktikal, no, na mga tips at saka yung dapat, no, nasundin na dieta para sa atin, no? So, Tita Chare, ano po ba ang dapat na dieta para sa mga adults, no, o mga matatanda upang makamit natin ang isang malusog na dieta? Okay. So, paano ba natin makakamit ang isang malusog na dieta? So, kailangan natin mag-compute, yan. So, may mga practical tips tayo na kailangan natin tandaan. So, una-una ay dapat kumain tayo ng variety, balanse at malusog na dieta. Kaya lang magkakaiba ang dami ng pagkain ng isang tao. Kasi depende yan sa katangian ng isang individual tulad ng edad, kasarian, pamumuhay at kultura at kung ano yung mga pagkain na locally available na pagkain at saka kung ano yung nakaugalian na kasi na pagkain ng pamilya.
Pero gayunpaman, ang mga pangunahing prinsipyo na kung ano ang bumubuo sa isang malusog na dieta ay pare-pareho lamang. So kahit anong edad yan, pare-pareho lang yung mga konsepto. So nagkakaiba lang sa dami. Okay. So natandaan niyo yun ha, balance and variety na pagkain. So halimbawa, ano ba yung dieta ng isang adult upang makamit natin ang isang malusog na dieta? So unang-una sa pagkain ng prutas. Dapat kumain tayo ng prutas na hindi bababa sa 400 grams bawat araw. Okay? So tandaan natin ha, 400 grams bawat araw. So halimbawa, sa isang slice ng papaya, ito ay may tansya na 150 grams. Kasi halimbawa, di ba, bumibili tayo ng isang buong papaya, isang kilo yun. So pag hinati sa 10 o sa 9, so meron na tayo kagad na approximately 100 to 150 grams na nakain na papaya. O halimbawa, lunch sa breakfast yun. Pagdating ng lunch, kakain ka ulit. Eh di ba, pagka bumibili tayo ng mangga, minsan 3 o 4-1 kilo. So ang gagawin mo lang, parang i-divide mo lang. So yung 1 kilo, kung 3 yun, di 300 grams yun. Pero kung apatan siya, isang ang mangga mo approximately ay 250 grams. So kung kakainin mo yung isang buo, so ilan na yung nakain mo? So 100 plus 250 grams, meron ka ng ilan? 350 grams na prutas. Eh kung kakain ka pa ng okra sa lunch, halimbawa, one cup na okra, ang isang cup na okra is 100 grams. So, ilang ka na? 450 grams. So, okay lang yon. Kasi ang sabi naman ay, kumain na hindi bababa sa 400 grams na prutas at gulay bawat araw. Pero ito, tandaan natin, ito ay para sa isang malusog na pangangatawan. Ano ba yung isang malusog na pangangatawan? Yung wala kang diabetes, yung wala kang non-communicable diseases. So ito yung mga recommended na dami para sa prutas at gulay. Okay. So sumunod ay na tip ay kumain ng mas mababa sa 50 grams o 12 kutsarita ng mga free sugars para sa mga tao na may isang malusog na pangangatawan sa isang araw. Okay? O, tanong, ano ba yung mga free sugars? Again, ito po ba yung mga libreng asukal? Okay. So, hindi ito yung libreng asukal na hindi naman pala. Sa atin, okay. Ano? Oo, hindi eh. Okay. So, ano ba itong mga free sugars na ito? So, ito yung mga free sugars ay lahat ng mga asukal na idinadagdag sa mga pagkain o mga inumin na nakabote o nakapakete. So, kasama dito ang mga asukal na natural. Halimbawa, ito yung mga honey, syrups, fruit juice, and fruit juice concentrates and powders. So, yon. So 50 grams ng asukal. So, ito mabilis nating makompute, di ba? Kasi halimbawa, uminom tayo ng non-carbonated na drinks. Meron nakalagay yon na 160 ml. So, ibig sabihin nun, nakakain ka na ng 160 grams na asukal. So, sobra-sobra ka na sa rekomendadong asukal sa isang araw na kakainin na dapat nakokonsumo ng isang tao. Okay. So, yun yung asukal. Ang susunod naman ay tungkol sa pagkain ng taba. So, mas nire-recommend na tayo ay pagkonsumo ng saturated fats sa halip na saturated fats at trans fats. So, mas rekomendado ang unsaturated fat sa halip na saturated. So, medyo nakalimutan po yung UN sa unahan. Ano po? Okay, unsaturated fats po yan. Okay, so, ang pangalawa is pag-alis ng mga industrially produced trans fats sa ating dieta. So, ano ba yung mga unsaturated fats? Ito yung mas magagandang taba ng para sa ating katawan. So,
ang sa unsaturated fats ay mula sa isda, avocado, nuts, at saka mga mantika na mula sa sunflower, soybean, canola, and olive oil. So sasabihin natin, mahal. Pero mas maganda na mag-invest habang bata pa tayo or habang bata pa yung mga anak natin, ipakainin natin sila ng mas magandang mga oils kesa naman pagtanda, mas magastos kapag tayo ay nagkaroon ng sakit. Okay, so ano naman yung saturated fats? Ito ay mula sa taba ng karne, butter, palm at coconut oil, yung mga cream, mga cheese, at saka mga lard. Okay? So yung trans fats naman, ito yung mga galing sa mga industrially produced trans fats na mula sa baked and fried foods and pre-packed na mga snacks and foods. So yung nakikita natin sa picture, di ba? So yan yung mga chicheria natin, yung mga pizza, pies, cookies, biscuits, wafers, mga spreads. Okay. At ang isa pa yung mga ruminant trans fats. So mula sa kuan naman to, karne at pagkain mula sa gatas ng baka, tupa at mga kambing. So kung maaari ay iwasan po natin itong mga saturated and trans fats. Okay. Yes. So, yung nasa trans fat pa na din yung mga masasarap. Oo. So dapat ay unsaturated po ang ating kainin. Tangkilikin. Okay. Ating tangkilikin. Tama. So sumunod naman po ay ang tungkol sa pagkonsumo ng asin or yung sojong. So dapat po kumonsumo lang tayo ng sojong na mas mababa sa 5 gramo o katumbas nito ng isang kutsaritang asin. At saka gumamit po tayo ng iodized salt. So sasabihin nyo, gumagamit ako ng iodized salt. So may tatakba ito ng fortified with iodine, di ba? Kasi ang akala ng iba, ang iodized salt, ito yung drug, di ba? Akala ng iba, ito yung drug lang na asin. So hindi po. So ang iodized salt, pati po yung mga coarse salt na nabibili sa palengke, ito po ay iodized salt. Okay. So ito po ay na-fortified ng iodine. So pagka bibili po tayo ng asin, tingnan natin kung may tatak na fortified with iodine. Okay? O kaya iodized salt. Okay. So sasabihin ninyo, paano namin malalaman na higit na pala sa 5 gramo ang aming nakain na sodium? Ikaw, Gien? Meron po bang pang-measure dyan, Tita Chare? Ha? Meron po bang pang-measure dyan? Oo. So kung mapapansin po ninyo, meron po tayo sa naginawa ang Food and Nutrition Research Institute, kahit po ang US Department of Agriculture, meron silang mga nutrient content ng bawat pagkain na ating kinakain. So, kasama po doon yung sodium. So, at saka makikita niyo po yung nutrient content or yung sodium content doon sa mga nutrition facts ng mga pagkain. Oo, halimbawa may sample ako dito. May sample pa. Oh. Yan. Okay, no? So, sa likod ng mga pagkain. Sa mga likod po ng mga labels ng ating pagkain, may makikita kayong mga nutrition facts. So, meron po dyan nakalagay ng mga sodium content. Okay po? At kahit po yung mga chicheria, natin, meron din yung mga nutrition facts. Diba? Mm-hmm. So, tingnan nyo kung gano'ng kadali yung inyong nakain ng sodium sa isang araw. So, yun, pwede nyo mamonitor. Okay. So meron pa po tayong isang halimbawa. Okay. Ano ba ang mga sikat na pagkain natin? Yung madali ang pagkain. Di ba? Napakasarap nito, lalo na pag umuulan. Lalo ngayon, ang lamig. Nasa linya pa ba natin ang komunikasyon si Tita Chare? Ayan. So nakikita po natin ngayon sa ating screen, no, yung eto, napakasarap na arroz caldo. Ayan, nakabalik na sa ating linya si Tita Chare. Okay na po ba kayo?
Yes, and yeah. Lumipat yata sa inyo yung sumpa ng technical problem. Eh, wala na yan, wala na yan. Okay, so yan po ang problema ng online, okay? So, ito na po yung arroz caldo natin. So, sa arroz caldo, yung sa bawat 100 grams na kinain natin, tayo ay nakakakonsumo na 2.42 grams. Eh, hindi lang naman tayo kakain ng 100 grams. Kasi kalahating tasa lang yan o wala pang kalahating tasa. So, kung dalasan, isang bowl tayo. So, minsan, times 3 po. Times 3. So, ilan na yon? More than 7 grams na ang nakain mo sa arroz caldo. Eh, tayong mga Pilipino, gusto natin may kasama pa yung itlog. Ano? Yung boiled egg. So, isang one whole boiled egg ay merong 0.142 grams na sodium. Eh tayo, mas masarap na may sausawan. Maari tayong pumili ng patis, toyo, o kaya dinadagdagan pa natin ng iodized salt. Pero, nagdadagdag pa yun ng sodium, di ba? So, sa 1 teaspoon na ilalagay natin sa ating arroz caldo, meron tayong kulang-kulang na meron tayong 0.45 grams na sodium na idinadagdag sa pagkain natin. Kung toyo naman ang gagamitin natin, nagdadagdag tayo ng 0.34 sa bawat teaspoon. At kung iodized salt naman ang ilalagay natin, nagdadagdag tayo ng 2.36 grams na asin sa bawat teaspoon. So kung kakain kayo ng arroz caldo, makontento na kayo na walang sausawan, di ba? Kasi nadadagdagan yung sodium na kinakain natin. So ganun po yung mga practical na tips para maiwasan po natin ang mga pagkain ng sobra na sodium. So, naku, Tita Chara, ayan eh. Patis, toyo, naku, ay napakahilig pa man din ang mga Pilipino sa usawan. Oo, nasa lamesa na natin yan. Oh, actually, speaking of ano, yeah, mga ganyang sausawan, eh, isa din po yan no, sa mga may mga practical na tips tayo tungkol dyan sa mga sausawan na iyan, no? Which, ano tawag dito? Kaya doon na tayo patungo, no? Tita Chare, so, ano naman po yung mga practical na payo na inyong may babahagi sa ating mga kabidani at sa ating mga kanutri life para mapanatili ang malusog na dieta? Okay. So, yung nabanggit kanina is mga ilan lang yung sa mga tips din. Pero yung mga practical tips, kasi hindi naman natin kailangan talagang magbilang. Kasi ang hirap nun, di ba? Ay, mahirap pang bilang. Hanap ka ng food composition table, oo, tapos maghanap ka ba sa internet kung ano ba yung equivalent niya. Pero tandaan ninyo, basahin yung mga nutrition facts sa mga pagkain na inyong binibili. Okay. So, ano yung practical na mga payo sa pagpapanatili ng malusog na dieta? So, unang-una dito sa mga prutas. So, palagi ang isama ang gulay sa pagkain. Kumain ng sariwang prutas at ilaw na gulay bilang merienda. Okay? So, kumain din ng mga sariwang prutas at gulay na nasa papanahon. Bakit? Kasi mas mura siya. Yung mga on season na mga fruits and vegetables. At kumain ng iba't ibang prutas at gulay. Kasi kapag naghain tayo sa ating pamilya na halimbawa isang linggo o dalawang linggo puro saging kasi ito lang yung nakikita natin, kung maaari ay hanapan natin ng iba pang klase na prutas. Meron mong papaya, di ba? O kaya bayabas. So, para hindi po magsasawa ang ating mga anak. Pangalawa, sa mga taba. Okay, so napakasarap ng taba, di ba? So, bawasan ang pagkonsumo ng saturated fats at trans fats. Okay. So, imbis na magprito, pasingawin o pakuluin po ang ating mga karne, isda, or mga manok. So, gumamit tayo ng toyo, canola, mais o sunflower oil imbis ng mantikilya sa pagpiprito or paggigisa. Okay? Yes. Then tanggalin ang nakikitang taba sa ating karne. O kaya bumili na lang tayo ng walang taba sa mga karne natin. Then kumonsumo po tayo yung mga produkto na may mga nakatatak na less fat o kaya non-fat,
ng mga dairy products. So, pwede po yun. Then, limitahan din ang konsumo ng pritong pagkain at pre-pack na pagkain at merienda. Okay? So, yan po yung mga simpleng mga tips para magkaroon po tayo ng healthy diet. So, tatanungin nyo, ano ba yung pre-pack na mga pagkain? Ito po yung mga donuts, cakes, pies, cookies, yung mga biscuits and wafers na laging meron tayo sa bag. Kasi kapag nagutom tayo, may ready tayong kakainin. So, tingnan lang po natin. Kumbaga, subaybayan lang po natin yung ating pagkain nun. Okay, sumunod ang asin. Limitahan po ang pagkain ng asin at high sodium condiments kapag nagluluto at naghahanda ng mga pagkain katulad ng toyo, salsa ng isda at bion. At iwasan din po natin maglagay ng asin o high sodium na salsa sa mesa para po hindi natetempt yung mga Bakit? Ikaw ba yan, Gen? Hindi diba? Po naman. Hindi. So, iwasan. Hindi naman. Hindi naman pa yan. Pero syempre kasi, di ba parang napaka-common na sa ating mga Pilipino na lagi-lagi sa dining table, may toyo, may patis lang. Oo, kaya nga dapat iwasan natin yon na maglagay ng mga sausawan sa ating lamesa. Kasi sa pagluluto pa lang, dinadagdagan na natin ito ng pampaalat. Okay? Then, limitahan din natin ang pagkonsumo ng mga maalat na pagkain tuwing merienda. At pumili ng produkto na mas mababa ang nilalaman ng sodium. Kaya nga po, sana mag-practice tayo na magbasa ng mga nutrition facts sa ating mga binibiling mga pagkain. Okay. So, sa asukal naman po, sa asukal, limitahan natin ang pagkain ng mga naglalaman na mataas na dami ng mga asukal tulad ng matamis na merienda o candies. So, dito rin sa mga nutrition labels din, ay makikita nyo rin kung ilan yung sugar content niya. Then, limitahan ang pag-inom ng mga asukal katulad ng mga soft drinks, mga energy at sports drinks, at saka handang inumin ng mga tsaa at kape at flavored milk. So, sa kape, iwasan natin yung mga 3-in-1. So, pwede naman na tayo na lang magtimpla para nare-regulate natin yung sugar na ilalagay natin sa kape. At kumain din po tayo ng sariwang prutas at hilaw na gulay bilang merienda. So mayroon palang yun yung mga practical. Yes. So yun yung mga practical tips para maiwasan po natin yung mga sodium, fats and sugar intake natin. Kasi yan po talaga yung magkaroon din tayo ng isang healthy diet. Ayan. So at maiwasan din mga non-communicable diseases. Ayun. So, pakakatandaan yes, ninyo, mga kabidani, no? Ayan. Nilatag na po ng ating nutri-expert na si Tita Chare yung mga practical tips, no? Para nga po masunod natin ang at masustain pati, no? Ang malusog na dieta. At syempre, kung may baba kami mga na-miss out kayo, pwede naman ninyo panoorin yung ating replay, di ba? Para ma-take notes ninyo. Anyway, sige po. So, syempre, Tita Chare, no, ang pagkakaroon ng malusog na dieta, hindi lang siya responsibilidad natin bilang mga individual. Dahil meron ding efforts, no, ang ating pamahalaan, no, para hikayatin ang mga tao na sumunod sa healthy diet. So, kwentuhan niyo po kami ng mga current efforts ng ating pamahalaan to ensure na makamit natin ang malusog na dieta. Okay. So, tama ka, Gen. Hindi lang responsibilidad ng isang individual ang pagkakaroon ng healthy diet. So, ang gobyerno rin ay lumikha ng mga pambansang patakaran o mga plano para magkaroon tayo ng isang healthy diet. So, ang isang example dito is yung sa DepEd, yung sa mga school canteens. So, dito meron silang DepEd order number 8 noong 2007 kung saan ay pinagbabawal ang pagbebenta ng mga matatamis at saka maalat ng mga pagkain at mga processed foods. So, pati mga carbonated drinks ay kanilang pinagbawal na sa mga school canteens. So, mas ini-encourage nila na magbenta ng mga natural na pagkain kamukha ng mga root crops,
mga prutas, yon. So, pati yung mga flavored juices, yung mga tetrapack ay pinagbabawal na rin sa DepEd kasi mataas ang mga sugar content noon. At ang sumunod ay meron pang isa yung sa Administrative Order 2014. Ito po yung rules and regulations governing the labeling of prepackaged food products na distributed sa Philippines. So, ito nga po yon. So, ito po ay may polisiya na dapat lahat ng pagkain ay merong nutrition labels. Yun. So, ang mga national agencies, kamukha ng National Nutrition Council, Department of Health, at saka yung Food and Nutrition Research Institute, at iba pang mga ahensya, ay hinihikayat din ang demand consumer para sa malusog na pagkain. So, ano-ano ba itong mga activities na ito? So, ito yung mga Nutrition Month Celebration na ginagawa every July ng National Nutrition Council, kung saan ay meron tayong mga key messages na ginagawa na para ma-encourage ang mga tao na magkaroon ng mga healthy diets. So this year, ang ating mga team ay yung Batang Pinoy, Sanatol, Iwas, Stunting, Samahol. So ito yung ating team for Nutrition Month this year. Then meron din Pinggang Pinoy na dinevelop ang Food and Nutrition Research Institute, kung saan po ay ito po yung isang modelo kung paano po magkaroon ng isang healthy diet ang isang pamilya, na ito po ay i-discuss natin o pag-uusapan natin sa lesson 4. Tama? Sa lesson 4. Yes. Then meron din po tayong Kumain Mens na ito yung nutrition guide for Filipinos. Kung natatandaan niyo po yung commercial ni Mang Moy, yan. Uh-huh. So yun po ay promotion din ng healthy diets. At meron din tayong mga Nutri-Skwela Community Radio. Meron po ang National Nutrition Council nito. At yung airing po ng mga nutrition plugs, spots on breastfeeding, and NGF sa mga national and local TV, radio stations, and electronic boards, billboards. So, yon. At ang, tayo, yung ginagawa natin ngayon, ito ay isang contribution natin para sa isang healthy diet. Itong NutriLive, kasama natin ang DCLB. Then, ang FNRI din po ay meron silang PhilFCT na ginawa online. So, ang tawag nila dito ay i-click mo bago kumain. Yun. Okay. So, yun po yung mga ibang national efforts. At ito po yung panghuli, para po matagoy din po yung naangkop na kasanayan sa pagpapakain ng sanggol at bata. Kasi dito, di ba, nagsisimula? Sa bata pa lang, sanggol pa lang, dito na nagsisimulang healthy diet. So meron din po tayo dito mga policies. Kamukha po ng Republic Act 10028, yung expanded breastfeeding promotion. Yan, kung saan po talaga yung rooming in and breastfeeding practices ay talagang in-encourage. At saka po yung Executive Order number 51, yung the Philippine Milk Code. So yun lang po yung mga ibang mga polisiya na nagsusuporta po sa ating healthy diet. Ayan, so kita naman, may mga efforts, no? Ang ating pa at syempre ang mga pamantasan katulad tayo, no, sa UP Los Baños ay na mga mamamayan ang malusog na dieta. Ay, Tita Chare, mabilis ang mensahe na lamang po para sa ating mga taga-subaybay ngayong umagang ito. Yun, so maraming salamat po at kayo po ay kasama namin dito sa lesson 2 natin ng NutriLife, healthy diets. Ano nga ba ito? So dapat tayo po ay sumunod sa isang healthy diet para maputol po natin ang cycle ng malnutrition at mabawasan po ang pagkakaroon ng mga non-communicable diseases, pati na rin po ang communicable diseases, kamukha po na nangyayari sa atin ngayon na pandemya. Sana ay marami po kayong natutunan sa lesson 2 natin kung paano maging healthy ang diets ng ating pamilya. So maraming salamat po. And on that note, Miss Maria Charina Maneha, ang ating nutri-expert para sa araw na ito, Tita Chare, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong umagang ito. So thank you!
Bye. Alright, maraming salamat po. At ngayon, dediretso na po tayo sa ating patalasan ng isip. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, school on the air ito eh. Kaya syempre at the end of every lesson ay meron tayong NutriQuiz. Alright, at ngayon po no, ang ating NutriQuiz, muli po isang paalala sa ating mga kabidani. Ang ating pong NutriQuiz ay isusumite po ninyo sa pamamagitan ng Facebook page ng Bidani Network Program. Hanapin nyo lamang po ang facebook.com/bidani.np at pinned comment na rin po siya ngayon sa comment section ng ating live stream. So, nandyan na rin po sa ating comment section kung saan po kayo magpapadala ng inyong mga sagot. Anyway, here we go, ang ating kauna-unahang NutriQuiz. Alright, question number one. Tama o mali, makakatulong ang healthy diet laban sa pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, heart disease, stroke at cancer, pati na rin sa malnutrisyon? Muli, tama o mali, makakatulong ang healthy diet laban sa pagkakaroon ng mga sakit tulad ng diabetes, heart disease, stroke at cancer, pati na rin ng malnutrisyon. Question number 2. Tama o mali, ang pagsunod sa malusog na pagdidieta o healthy dietary practices ay nagsisimula ng maaga sa buhay ng isang tao. Muli, tama o mali, ang pagsunod sa malusog na pagdidieta o healthy dietary practices ay nagsisimula ng maaga sa buhay ng isang tao. Tama o mali? Question number 3, multiple choice question naman po ito. Ang isang malusog na dieta para sa mga matatanda o adults ay kinabibilangan ng alin sa mga sumusunod? Letter A, kumain ng 400 gramo o 5 portions ng prutas at gulay araw-araw. Letter B, iwasan ang mga pagkain na mayroong trans fats. Letter C, gumamit ng iodized salt. O letter D, lahat ng nabanggit. Muli, question number 3. Ang isang malusog na dieta para sa mga matatanda o adults ay kinabibilangan ng alin sa mga sumusunod? Letter A, kumain na 400 gramo ng prutas at gulay araw-araw. Letter B, iwasan ang mga pagkain na mayroong trans fats. Letter C, gumamit ng iodized salt. At letter D, lahat ng nabanggit. Reminder po sa ating pong mga kabidani, no? Huwag po kayong sumagot sa comment section kasi baka makopyahan kayo, hindi kayo maging top scorer niyan. Muli po, gentle reminder para po sa ating mga kabidani, sasagot po kayo sa pamamagitan ng pag-send ng inyong mga sagot sa Facebook page po ng Bidani. Huwag po ninyong i-comment sa ating live stream yung pong inyong mga sagot. Ipapadala po ninyo yan sa Facebook page ng Bidani na sa gayon ay mas madali po naming maproseso yung inyong mga kasagutan. Alright? Punta na po tayo sa ating question number 4. Number 4 is a multiple choice question muli. Paano po may iwasan ang pagkain ng saturated fat at industrially produced trans fat? A. Pasingawan o pakuluan ang pagkain sa halip na iprito. B. Gumamit ng butter or lard sa pagluluto. O letter C. Kumain ng mga hinurno o prepackaged na pagkain tulad ng donut, cake, pies, cookies, biscuits at wafers. Muli, question number 4. Paano may iwasan ang pagkain ng saturated fat at industrially produced trans fat? A. Pasingawan o pakuluan ang pagkain sa halip na iprito. B. Gumamit ng butter or lard sa pagluluto.
C, kumain ng mga hinurno o pre-packaged na pagkain tulad ng donuts, biscuits, cookies, cakes, pies, at wafers. Muli po, reminder para sa ating mga kabidani, huwag po ninyong isasagot sa live stream ang inyong mga sagot. I-message po yan mamaya. At panghuling katanungan, question number 5, tama o mali? Ang mataas na paggamit ng sodium at hindi sapat na potassium sa katawan ay nag-aambag sa mataas na presyon ng dugo na kung saan ay nakadaragdag ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Muli, tama o mali, ang mataas na paggamit ng sodium at hindi sapat na potassium sa katawan ay nag-aambag sa mataas na presyon ng dugo na kung saan ay nagdaragdag ng panganib ng sakit sa puso at stroke. Tama o mali? At yan na nga po ang ating NutriQuiz questions para sa araw na ito. Narito po ang instructions para sa pagsusumite ng inyong mga sagot. Isumite ang inyong mga sagot sa ganitong format. Unahin po ninyo ang pangalan, pagkatapos po yung inyong mga sagot mula questions 1 to 5. So nakikita po ninyo ngayon sa inyong mga screen kung paano po ang format ng inyong ipapadalang sagot. Unahin ang pangalan, tapos yung pagkakasunod-sunod ng inyong mga kasagutan. Ayan po. Okay? At i-message po ninyo ang inyong sagot sa Facebook page ng Bidani Network Program. Ayan po, naka-flash na po ngayon sa inyong screen kung saan nyo ipapadala. Hanapin lamang po ang Bidani Network Program sa Facebook o di po kaya ay sa Messenger. At yan po ang ating NutriQuiz para sa araw na ito. Alright! At iwasto po ninyo ang mga orasan. Dalawang minuto na po makalipas ang 10 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa Bidani Nutri Live para sa araw ng Miyerkules. Kahit po tayo ay natadtad ng mga... This station is experiencing technical difficulties. Please stand by. Pero at least naitawid natin, no, ngayong araw na ito. Uy, pakaabangan po ninyo, ha? Next episode, syempre, ay i-announce natin yung mga top scorers, no, sa ating NutriQuiz. So pakaabangan ninyo bakong kayo ay kasama sa honor roll sa ating NutriQuiz, ha. Meron po kayong hanggang bukas ng umaga. 24 hours after our broadcast. So hanggang alas 9 po ng umaga bukas, Thursday, ang submission ng inyo pong mga kasagutan. Muli, para naman po dun sa mga late na nakapasok sa ating live streaming, huwag kayong mag-alala. Mapapanood po ninyo ang replay ng ating palatuntunan immediately after we end our live stream. Alright? So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At para po tuloy-tuloy ang ating pagkukonek, i-like po kami sa facebook.com/bidani.np. Sundan po kami sa Twitter at Instagram at bidani_np. At bisitahin ang aming website bidani.ublb.edu.ph. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Nako, nakalimutan ko. Talaga nga naman pag natatad ka ng technical difficulty, no? Siyempre, i-like nyo na rin ang Radyo DZLB sa facebook.com/radyoDZLB. Sundan sila sa Twitter at Radyo DZLB 1116. At sundan din ang Radyo DZLB sa Instagram at Radyo DZLB naman ang Instagram handle. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng Bidani Nutri Live mula po sa amin sa UP Los Baños Bidani Network Program at sa ating mga katuwang din mula sa Radyo DZLB, ang inyong lingkod Gen Garma po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Lagi po nating tatandaan, nutrisyon ang susi ng bayan tungo sa kaunlaran. Kaya naman, muli, ha, see you on Monday at ang aming pansamantalang iiwan ng pagbati sa inyo. Goodbye, sweetheart. Goodbye. Sa Lunes po ulit.